Okay, so this is our problem number one for the application of influence line in determining the maximum shear, moment, reaction, and internal force. Determine the maximum positive moment at a splice C on the side girder caused by the moving load which travels along the center of the bridge. And so pinapahanap daw ay maximum positive moment kasi meron negative moment, okay? Or yes, negative influence line for moment at C, okay? Since yung ating itong part na to ng ating beam is a an overhang part or segment of the beam AB. Okay, so ngayon, given na kagad yung drawing ng ating influence line diagram. Okay, so dito kasi ang topic natin is application ng influence line. Hindi naman to how to create or how to draw the influence line diagram at a certain or a specific point. Okay, so kung gusto ninyo matutunan kung paano mag-drawing ng influence line diagram for any function such as shear, moment or reaction, and internal force, meron po yung sa ating playlist sa under sa structural theory 1 for influence line for beams, okay, and influence line for truss. So doon po yung natin diniscuss kung paano mag-drawing ng influence line diagram. Okay, so dito i-apply lang natin yung influence line diagram natin para matukoy yung maximum function natin. Okay, so ang pinapahanap rito is maximum positive moment. And of course, hindi natin tayo pupunta dito sa negative. Okay, sa negative side, okay, or negative part ng ating influence line. Dito na kagad dyan, sa positive area ng ating influence line diagram. And kung nakikita ninyo, yung given natin is two moving loads. So napakadali lang nito. Hindi na natin kailangan pang i-apply yung tinuro natin sa introduction na kung saan kukunin natin yung change in function. Okay? Then kapag nag-negative, yun na yung case na makapag-create ng maximum function. Kasi ito, dalawa lang naman siya. Okay? So obvious na yung ating moving loads ay ilolocate lang natin to sa ating maximum peak. Okay? So dito niyan, copy natin to. Ayan. Siyempre, tanggalin na rin muna natin ito. Okay. Ayan. Then, i-drawing na rin natin yung moving loads. Ayan. So, this is 8 kilonewton and 4 meters na. Okay, so medyo liitan natin. Ayan. 4 kilonewton. Then, ang distance nila sa isa't isa is 4 meters. Yan. Siguro, pwede natin lakihan. Yan. Yan. So, ito, obvious na to. Na yung ating 4 kilo, yung ating 8 kilonewton is ilolocate na natin dito. Yan. Okay? So, ito yung ating, first case. And, ang gagawin natin is trial and error. Okay? So, sabihin natin, case 1. Okay, 8 kilonewton at point C. Okay, then ang kailangan lang natin ay tukuyin yung yung y na to. So let's say y1. Ayan. So obvious na to, di ba? Yung ating y1 is kalahati lang ng 1.0 kasi ito 4 meters. So kung hindi kayo satisfied doon, pwede naman natin isolve. Okay, ang distance na to ng ating 4 meters from this point, okay, is 8 minus 4. So, 4 meters to, di ba? So, obvious na yung nakalahati. So, y1 over 4 meters is equals to 1.0. So, magre-ratio proportion po tayo. Ito, triangle na to. Okay, ayan. 1.0 over 8 meters. Therefore, yung ating y1 is equivalent to, okay, so 4 over 8 is 1 half, di ba? 1 half times 1.0 is 1 half, di ba? And that is 0.5. Okay, so yung ating y1 is 0.5. So, makukuha natin yung function natin dito sa positive moment na to. Okay, so yung ating moment at C, okay, ayan, moment at C, okay, remember our discussion on the introduction. So, para makuha yung function natin for concentrated loads, ang gagawin natin, imumultiply natin yung load natin sa corresponding ordinate or kung saan siya nakatapat na ordinate.
So this is MC multiplied MC is equals to 8 multiplied by the ordinate 1.0. Okay? Ayan. Then, okay, plus, kasi nasa ano siya? Nasa positive side of the influence line. Okay? So, positive 4 multiplied by y1 na 0.5. Okay? Okay, so 8 multiplied by 1.0 plus 4 multiplied by 0.5. So, 10. And the unit for this function is, since moment, okay, is kilo newton meter. So, but kilo newton meter? So, ating moving load is kilo newton and yung ating mga dimension ay meter. So, therefore, yung ating mag-create na moment dito is kilo newton meter. Ayan. So, i-shade muna natin siya ng ganitong kulay since we are not sure naman, di ba? We are not sure na ito yung ating maximum function, okay? Or maximum moment at C. Pero, alam naman natin na ito na talaga. Okay? Pero anyway, i-prove pa rin natin, okay? So, mag-case 2 tayo. Yan. So, yung case 2 natin, yung ating 4 kilonewton, okay, is located at C. Yan. Okay? So, gawin natin, copy ulit natin to. Yan. Then, ito, wala pa to. Okay? Yan siya. So, yung ating ano, moving loads, yung 4 kilonewton ay nakalocate dito. Ayan. So, ang gagawin natin dyan, kukunin lang natin yung ordinate para sa ating 8 kilonewton. So, let's say y2. And, alam natin na ang y1 at y2 ay iisa kasi ito, 4 meters lang dito, di ba? So, ibig sabihin, yung ating 8 kilonewton ay 4 meters din from this point. Kaya yung ating y2 is equivalent to y1, which is equivalent to 0.5. Ayan. Kaya obvious na sa case na to, sa ating case number 1, siya yung makakuha ng maximum function. Okay, so 8 kilonewton multiplied by 0.5 plus 4 multiplied by 1.0. So makukuha natin dito is, okay, palitan lang natin to ng 0.5 and ito naman is gawin natin 1.0. Okay. So 8. Okay, so 8 kilonewton meter. Yan. Okay? So, therefore, yung ating maximum moment at C is equivalent to 10 kilonewton meter. Okay? So, ngayon, kung ang pinapakuha naman sa atin is ano, yung maximum negative. Okay? Negative moment. Ang gagawin lang natin dyan, or negative function, ang gagawin lang natin dyan, itong moving loads natin is ilalagay lang natin dito. Ayan. Diba? Sa negative. Okay? Or, ito pwede ito, diba? Pwede tayong makakuha dito ng dalawang case. Okay? It's either yung ating 4 kilonewton is andito. Okay? Or, yung ating 8 kilonewton naman ay andito. Ah, yes. Nakalimutan natin ano pala, banggitin. Okay? Or, ano, yes, i-remind. Okay, since naipan nyo naman dito yung motion ng ating ano, ng ating truck, okay, is to the right. Okay, kung sakali rin, ulitin natin, tanongin nyo sa inyong professor, okay, kung paano yung movement, okay, or motion ng ating moving loads. And ito, obvious naman na yung motion ng ating moving loads is to the right. Okay, kung wala siyang nakalagay, okay, wala to, okay, wala rin nakalagay sa problem, i-depende na lang natin kung nasaan siyang side. Okay, so since ang ating ano, moving loads ay nasa left side ng ating beam, ibig sabihin, ang travel na to papunta sa ating beam is to the right, hindi ba? Para lang makatravel sa ating beam. Kasi yung iba nating problem, ang ating ano, mga moving loads ay nasa right side ng ating beam. Ibig sabihin, para mag-travel siya para sa beam, okay, kailangan mag-travel yung moving loads papunta sa left. Okay, so ganun yung gagawin natin. Okay, so ito niyan, yung ating 8 kilonewton, it's either andito, or yung 4 kilonewton ay nandito. Okay, so, pwede natin gawin yun. So, mabilisan na lang din, okay? So, kapag ganito, ang ginawa natin, paano makukuha natin dyan? Okay, so, negative 4, di ba? Kasi negative yung ating, ano, influence dyan. So, negative 4 times 1.0, okay? Then, minus 8. Then, ang ordinate ng ating 8 kilonewton dito, since kalahati lang ulit to, so, 0.5, di ba? So,
negative 8 times 0.5. So ito niyan is negative 8 kilonewton meter. So kung gagawin naman natin yung ating 8 kilonewton ayan dito sa negative 1.0, at since ang travel natin ay papunta sa right, yung ating 4 kilonewton ay mapupunta dito sa ano, sa outside, okay, outside the beam na. Okay, so mangyayari niyan, negative 8 times 1.0. So pares lang pala yung answer natin. So 8. Okay, so negative 8 kilonewton meter yung maximum negative moment natin. So ilagay na rin natin diyan. Okay? So yung atin namang ano, okay, so m max, okay, so negative m max at c, okay, is equivalent to negative 8 kilonewton meter. Okay? So ito pwede nating i-note, okay? Yung ating m max at c is equal to 10 kilonewton where, okay? Pwede nating i-note 'yan. Where, okay, 8 kilonewton is located at C. Yan, ito naman, kahit sang case naman eh, okay? Kahit sang case naman kung ating 8 kilonewton ay nandito sa point B or yung ating ano, 4 kilonewton ay nasa point B. So, kahit ano dyan. Okay, so ito, medyo madali pa yung ating example number 1. Okay, so this is our problem number 1 for the application of influence line. So, thank you for watching. Bye!